Eto na mga kapatid, kasama pa rin po natin ang ating resident expert, of course, our very lovely Doc Camille. Hello, Doc! Hello, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. And DJ Anna, it's so nice to be back. Para naman palagi kumusta, it's so nice to be back. Yeah! Anyway, ang ganda nun, it's the first time na ma-experience natin na meron talagang sabihin natin kahit na sabihin mong half Filipino, mm-hmm, foreigner pa rin. Yes. And one thing na nakita ko dito, pati pala sa foreigner, meron ding love at first sight. Actually, no. Kasi totoo. Parang dito kasi sa Pilipinas, parang it's a normal thing na merong love lagi at first sight. Lagi natin naririnig. Naririnig natin, mm-hmm, na nararomanticize yun. At the same time, sabihin na natin, syempre parang nagiging intense yung attraction. Mm-hmm. So, bakit nagkakaroon ng ganon? Pero, knowing the fact na, I think the girls from Spanish yan, no? Spanish. Yeah, so Spanish. So actually, no, magagulit ka, Calvin already experienced na not only being a European, iba pa rin mm-hmm, yung interracial na sinasabi natin. And sometimes dito sa interracial na relationships, you will also try to experience yung positive side muna. First and foremost, di ba, syempre, pag interracial, kahit dito sa Pilipinas, parang, ay, lumalaki yung perspective ko about, ano, nagiging global, yes, as a person, di ba? Mm-hmm. At the same time, sabihin na natin na it's also a way also to yung increase yung ating diversity na parang you meet a lot of people, mm-hmm, you meet a lot of yung parang friends niya, yung friends ko, magkakaroon ng, ano, ng, syempre, ng party-party ng konti. So, mm-hmm, maganda yung naging experience. However, dito sa atin sa Pilipinas, iba kumisan yung pag nakakita ng tinatawag nating AFAM, stigmatize yung iba. Actually, may ganon. Yung ganong factor na, ay, alam na natin, parang negative ka agad yung perspective na kaya meron yung AFAM or foreigner yan kasi gustong makaahon sa kahirapan. Oo. Yung mga tipong ganon na hindi nila nakikita na what if it is really love? What if yung talagang, itong mga taong ito talagang committed yung mga ganito. Pero, unfortunately, sabi nga ni Calvin, he has commitment issues. Of course, it happens. Especially kung you might not be saying na you were traumatized with that kind of relationship. Kaya ka tumawi. Mm-hmm. Why you laugh? It's because you wanted yung parang ma-ease yung tension na naramdaman niya. Mm-hmm. Baka sakaling mag-light pa yung situation. Siyempre, pag tense-filled tayo, di ba, kumisan, hindi natin ma-express talaga yung emotion natin. For women, usually, we cry. Mm-hmm. Pero kumisan, may time na parang you laugh it out para lang true, mawala true yung tension na yon. And siguro, isa pa rin sa problema sa atin, sobrang closely knitted tayo, yung acceptance ng family, nagkakaroon mm-hmm talaga kaagad ng differences na parang, true, ay, you don't know kung anong side, kung the Filipino side or the foreign side, yung talagang acceptance ng family is kind of parang difficult also. So, yun yung mga, isa sa mga disadvantages. And at the same time, siguro pagdating sa ganyan, babalik tayo sa mga cultural differences.